Hi guys! For today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Gcash account. Para ito sa mga wala pang Gcash account at para ito sa mga di pa marunong kung paano nga ba gumawa ng Gcash account. At para sa mga gustong matuto, ay tuto ko lang kayo sa video tutorial na ito at panoorin nyo hanggang dulo. So ang unang step ay kailangan mo lang mag-download sa Play Store ng Gcash app. So as you can see, ay nakapag-install na ako ng aking Gcash app. So, ang susunod na step ay click nyo lang ang open. So, click lang po natin yung ating open. So, as you can see, may nakalagay po dito na request permission. So, click OK. While using the app, so allow lang po natin yan. So, ang susunod na step ay kailangan lang po natin mag-register. So, click register. And then, may nakalagay po dito na put your mobile to get started. So, type mo lang po yung mobile number mo. Ayan. So, wait po natin yung OTP na po na dadating. 367-741. So, dito nga ay magkakaroon ng application form. So, need mong fill upan yung mga dapat fill upan. So, gusto ko po na ipakita sa inyo yung step by step. So, wag na po tayong mag-skip-skip kahit yung OTP para makita nyo guys ng step by step. So, dito guys ay sasagutin nyo yung totoong first name at middle name nyo po, yung mismong ID na pag-verified nyo. Dahil ang alam ko po ay magsisend kayo ng valid ID na dapat ay parehas sa pag-register ng name. So, hindi nyo po pwedeng loko-lokohin yan. So, meron po talaga akong Gcash account. Gumawa lang ako ng bagong SIM and phone para makapag-tutorial sa inyo. So, pwede ko po siyang iba-ibahin yung pangalan. So, hindi naman po talaga sa akin ang Gcash na ito. So, ang susunod na step ay lagay nyo lang yung totoong birthday nyo. So, ako, kunya-kunyarihan lang naman po ito dahil tutorial lang naman po yung aking i-share. And then, yung email mo. And your main source of funds. Nationality mo. And then, yung totoong address mo. So, kung okay ng lahat, ay click next. So, dito guys, ay check mo lang kung tama ba yung finilapan mo. So, dito ang susunod na step ay set mo lang yung impin, which is yung password mo kapag ikaw ay magla-login. So, need mo ng apat na digit na number. So, need mo po ng impin or password mo para makapag-login ka sa yung Gcash account. So, yan, as you can see, ay nakagawa na tayo ng ating Gcash account. So, click nyo lang yung discover, then tap-tap lang po yan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel Tara G, ay mag-subscribe ka na and thank you for watching.